Okay, hi guys, welcome to Jelai's vlog. Alam naman po natin ano yung kinakaharap na problema ng ating mundo. Ito po ay yung pagkakaroon ng coronavirus. This video is about ano ba ang kalagayan ng mga Filipino dito sa Spain. Sa mga hindi nakakalam, marami pong Filipino dito sa Spain. Kung nakikita nyo po sa news, ang Spain po ang... Oh, hell no! Aware na yung mga Espanyol about sa coronavirus, pero parang binaliwala lang nila yung pag-spread nito. Doon na sila nagpanic nung halos hanggang umakyat ng umakyat. Hindi po biro yung kinakaharap ng Spain o sa buong mundo ngayon. Siyempre, isa sa mga naapektuhan dito ay yung mga Filipino, OFW. Kasi guys, hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero dito sa Spain guys, no work, no pay yung ibang company, restaurants, or sa doon domestic helper ka dito. No work, no pay. Depende sa amo yun kung bibigyan ka ng extra money. No work, no pay ka. Anong kakainin mo kahit nag-quarantine ka? Mahirap talaga. Kahit aabot pa ng 2 buwan to, siyempre kami, mamumblema kami kung saan kami kukuha ng pera. Yung ipapadala namin sa para sa pamilya namin sa Pilipinas. So, mahirap guys. Mahirap ang sitwasyon dito sa abroad. Tingnan natin kung ano ang mga sitwasyon ng mga Pilipino dito sa Spain. Tatawag po ako ng mga kaibigan ko, mga kilala ko, kung anong mga sitwasyon nila dito, guys. Sana sumagot sila. Ba't pinatay? Gago, pinatay na. Hello, te. Hello. Hello. Dito, mamaya! May tatanong lang ako. Anong sinabi ng amo mo sa'yo? May bayad ka ba? No work, no pay. No work, no pay. Eh, mag-iisang buwan yung ano. No pay. So, no pay din ka din? Mm-mm. Quarantine kayo ng isang mag-iisang buwan na quarantine. Ano yung mga problema? Problema. Mas safe naman yung hindi ka lalabas-labas ng bahay. Tanong ko nga si Ate Jo, te. What a man! Hi, Ate Jo. Saan ka nga nagtatrabaho, Ate Jo? Aparta Hotel. Nag-duty ka pa rin ngayon? Oo. Sabi ko, kung pwede ako mag-stay na sa bahay, gawa lang yung mga kasama ko naka-stay na sa bahay. Kasi may tendency kasi na ako yung makuha ng virus sa labas. Pero wala naman akong choice. Kailangan ko magtrabaho. Pero yung problema, yung pagko-commute mo, inaalaw ka pa rin ba? Hindi ka ba natanong ng pulis? No, wala namang problema sa pagko-commute kasi mas ano pa, distansya. Ang layo kasi, kaya namin ang distansya. Minsan ako lang, nag-iisa sa bus. Nag-iisa ako sa bus. Gusto ko nga masita para ma-stop na yung ano ko pagkatrabaho ko Ha? Nandyan ba si Gil? Hi, Besh. Nag-work ka pa rin sa amo mo? Hindi na. 2 weeks lang hindi ako nagtatrabaho. Pero may bayad ka? Oo. So far, meron pa naman. Ang maganda kasi may bayad ka. Kasi nag-extend ng 15 days, may bayad ka pa rin. Actually, sinabi ng amo ko na hanggang April 11, bayad ako. Si Tiay. Tiay, hindi naman tayo nag-come to come, Tiay eh. Nakain ako, Besh. Sige na, tanungin lang kita. Nag-work ka pa ba ngayon sa amo mo? Hindi na. May bayad ka din? Oo naman. Lahat dito may bayad. Depende sa amo. Ako mag-a-add lang ako ng ano, ng oras. Pagbalik mo ng... Mag-a-add ako per day ng 2 hours. Ah, okay. Anong masasabi niyo sa mga Pilipino doon na matigas ulo? Pakisabi sa kanila na pinagsisihan ni Dr. Rosario sa kung bakit siya nagpapabaril sa likod. Bakit? Gagawin ng mga kabataan, hindi naman sila pag-alam, bayan sila problema. Yun, no? Grabe. Alam mo ba ang nakikipag-away pa ako sa pamahalaan? Wow, bakit? Kasi, Beth, hindi kami makakabil ng mga benefits na galing sa barangay. Kasi, abroad daw. Ah, so yung mga pamilya nyo doon sa Pilipinas, hindi makaka-receive ng ayuda. Mm-mm. Kasi may abroad na anak.
What the? Ano? Ano yun? Alam ba nilang wala din tayong trabaho kung ano? Ganon? Hi, Van. Kital. Okay lang. I want to ask you if... Pag Tagalog lang ta para ma... Nagtatrabaho ka pa ba hanggang ngayon o wala na? Ano ako? No work, no pay. Kasi external na kasi ako. And so, the situation, hindi ako maka-in and out sa bahay. Takot sa pag-spread ng virus. Tsaka, naka-lockdown ang buong Madrid. And it's totally forbidden to go out the house unless you want to be caught by the police. And as for me, I really don't want that to happen. Kasi I don't have the means to pay for all the fines that are being stated by law. Bakit wala kang sahod? Hindi mo naman kasalanan na may virus. Sa akin, March, nakapagtrabaho ako ng 15 days. So they will pay that 15 days. So the remaining 15 days na hindi ko napagtrabahoan sa March, they will pay half of it. So sa April, it's gonna be a question mark. Maybe nothing. Uy. Kaluoy po. Kaya pa man ka ha. Kaya pa naman pambili ng bigas at dilata. Pag naubos ito, then wala. Hi, Dai. Kumusta? Okay lang. Ikaw, kamusta man? Kilasad. Diba, ano, intern na ka, domestic helper, gapon, dayon, intern na ka, diba? Oo. So, karon, nagtrabaho gapon kasi mong amo? Oo. O kung wala na yung trabaho na oras, almore pa huwag. So, it means na gapon kay work. So, with pay ka, syempre. Of course. Pero gipangtana ko nila. Pag Tagalog! Ano pa yan? Uy! Tinanong nila ako if I want to stay sa piso. Pero sabi ko, ayoko dito na lang kasi naisip ko, if doon ako magstay sa piso, baka wala akong sahurin. Wala man din kasi sinasabi mo, you can stay there, may sasahurin ka pa rin, parang ganun ba? Ba't hindi mo tinanong? So, hindi ko na rin tinanong, uy, mahiya din naman, uy. Kung sila mag-offer, okay yun, pero pag ako pa magtanong, wag na ah. Family ko sa Pinas, okay lang naman. Alam mo, matigas sa mga ulo sa Pilipinas, eh, mga kapitbahay, ulo, labas pa rin ang labas. Kasi hindi nila siniseryoso yung ano, ganitong problema. Si Daisy, unsa man to siya? Nagtrabaho gyapon? Swerte si Beshi ah, kasi sabi na ang niya, you can stay at home and huwag ka mag-alala kasi may sahod ka pa rin. Oo, yun yung maganda. Holy. Sinabihan kasi holy. Talaga siya na ano, huwag ka mag-alala, Daisy. You're still going to have salary. Wow. Hola. Hola, buenas noches. Nag-work ba ka sa company? So, gusto na kumibalan ba ang sitwasyon ninyo? Anak, bitaw. Mag-Tagalog taya para... Lolo, makig-makig-jeez. Mukhang mo na siya, uy. Ano? Sa do, ano? Diba, sa company ka dito, nagtatrabaho sa Spain? Mm-hmm. Nag-work ka pa rin until now? Oo. Business as usual pa rin, pwede naman kaming mag-work from home. Kaya ngayon, yung sinabi na work remotely, so tuloy pa rin. At least, I'm happy na may ganung ginagawa. Kasi di ba parang for 9 hours every day, I don't think about what I'm going to do or mm-hmm. anything. Kasi I'm still occupied. I still work. At least may ano ka, may sweldo ka, di ba? Bakit yung iba pa wala na sweldo? Wala. Kung walang no work, no pay yung iba niya eh. Tumawag ako sa iba, no work, no pay sila. Really? Lalo na yung mga domestic helper. Oo. Anong masasabi mo sa mga Pilipino sa Pilipinas, ya? Na ano, murag wala lang sa ilaha ang virus. Yeah, I think, you know, the Filipinos should learn from what's going on right now. At yung mga young people nagpa-party pa, di ba? So, matigas ang ulo. Huwag tayo matigas ang ulo kasi nasa huli yung pagsisisi. Let's make sure na hindi tayo yung selfish kasi ang iniisip natin palagi sarili lang natin. But let's think of the, ano, yung other people who are not so strong enough, di ba? So, imagine kung marami kayong nagkakasakit, marami kayong na-infected dyan. Diba, meron ba tayong ganong kalaking facility to accommodate? Ready ba tayo? Oh, good. Be responsible. Kasi matatalino naman mga
ng Pilipino. Daming na nating mga talino, daming na nating sinasabi pag sa Facebook na, di ba? Mag yun. Puro lahat may matalino. O gamitin niya ng utak sa tamang paraan. Wow, grabe siya. If there's one thing, makinig tayo talaga ngayon sa gobyerno. Makinig tayo sa mga nakakatanda. Yeah. Who are in authority. Kung ayaw niyong matulad dito sa US, Spain, tsaka Italy. Ito, tatawagan ko ito isang kaibigan ko. Nasa Barcelona siya. Marnelli. Ano? Kumusta ka dyan? Positive ka ba? Okay lang naman ako. Ay, grabe ka naman. Hindi naman. Mayroon lang ako ubo tsaka sipon, pero hindi siya COVID. So, di ba, sabi mo nagpa-check kayo ng amo mo? Kasi yung kapatid niya may coronavirus. Paano, kumusta na yung kapatid ng amo mo? Yung kapatid niya yung may positive, pero bago na-test na positive yun, pumunta kasi dito yung nanay nila. Pero wala naman, hindi naman daw nahawa yung nanay. Eh, matanda na yung nanay. 69 years old. Buti nga daw hindi nahawa kung hindi patay na din siya ngayon. Kung hindi pa nag-lockdown eh, hindi kami tumitigil sa parke. As in? Oo. Buti hindi ka pinauwi ng amo mo? Hindi ako pinauwi. Tsaka yung kung umuwi, wala akong sasahuri. So, no work, no pay ka pag hindi ka nagtrabaho, sabi nila. Uh-uh. At least ikaw, nagtrabaho, safe ka dyan sa amo mo. Tapos, may trabaho ka pa. So, magkakasweldo ka. Kasi yung iba dito, no work, no pay. Kaya nga, marami natin dito sa Barcelona, kawawa yung iba. Lalo na yung mga may, di ba meron dito, ang kinabubuhay lang is yung mga matatanda na Pinoy, naglalako sila ng siopaw, di ba, ganun. Mm. Yung mga pinitisyon ng anak, oh. Ngayon, wala na daw silang kinabubuhay. Oh. As in? Kawawa sila, problema din nila, renta nila. Kasi yung mga anak nila, puro stay out din naman. So, walang mga trabaho yung mga anak nila? Wala din ngayon kasi restaurante yung mga iba. Oh. Unsa man. 'Di ba? Sa ano ka? Sa restaurant ka nagwo-work. Wala pang lockdown. Kailangan pwersahang isara yung mga tatrabaho sa restaurant especially. Si. Then yung mga bar para ma-minimize yung COVID niya. May sweldo pa rin kayo? Wala kaming sweldo, yun ang masaklap. Pero, yung empresa, yung company, siya yung magbibigay ng tulong sa amin para ma-process yung paro namin. Kasi paro sa inyo. Ano ba yung, ano nga yung paro? Government. Paro, inyong tutulungan ka ng government. Ah, okay. Kumusta naman ang quarantine? May natitira pa ba? Wala na. As in, pigang-piga, yun yung sad na part ng nagtatrabaho sa kusina. Eto, my business to. Yes, friend. Hola, friend. Kital? Yeah, hola, TV. Bakit? Tanong kita ba kung nung sitwasyon nyo ngayon as a business owner dito sa Spain? Ah, okay. Kasi, di ba nga, dapat may mga events kami na nangyayari. Kaso, ang nangyayari, na-postpone. Then, may office kami, walang operation. So, walang kita. Kaya, namumroblema kami kung paano na kami magbabayad ng renta sa bahay, renta ng office, na may panibago pa kami isang lokal. So, yun yung iniisip namin. Kaya, naghihintay lang kami ng ayuda mula sa gobyerno para sa mga nagninegosyo dito sa Spain. Ah, so may ayuda kayo sa mga may negosyo na apektado? Hindi pa siya malinaw sa ngayon kung magkano makukuha, kung kailan makukuha. Yung operation ng school, nawala, hindi rin ako pwede bumiyahe-biyahe para magturo sa mga estudyante. Kasi nag-i-ex. Pero ngayon, merong isang estudyante na gusto magpaturo online. Ah, so pwede ka mag-extra sa online as teacher? Online. At least nakaka-help din. So, ayan guys, nalaman nyo na kung gaano kahirap dito sa Spain as OFW. Hindi biro po yung nasa abroad. Mas mahirap guys kasi nasa abroad kami. Lahat kami dito nangangailangan ng pera. Sinong mahihiraman namin? Bawal nga kami magkita-kita. Paano? Kung hindi biro dyan sa Pinas, kung hindi nyo pa nararamdaman kung ano, gaano kahirap harapin yung coronavirus. Karamihan kasi sa mga kababayan natin ay iniisip nila is
okay kami dito. Nagtatrabaho pa rin kami dito, with pay kami dito, nagpapakasarap kasi nakikita natin na yung iba nagtitiktok lang, kumakain. Siyempre guys, kasi tayo mga Pilipino guys, kahit anong problema kinakaharap natin, nakakaya natin. Ayun lang po. Thank you. Sorry, seryoso ako masyado. Thank you guys. So don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye.